Waiting pa rin po kasi kami, lalo na po sa aming graduating. Nag-aantay po kami ng 1 week. Baka pwede pa pong i-online yung mga graduating ng isang taon para matapos na lang. Pinag-enroll na mga bata at mga magulang ng lupa para lang kapag matutula ng mga nakapagin dahil magsasara. Nag-post po ng statement yung Board of Trustees at saka may-ari ng school na i-refund daw po nila lahat ng payment transactions na nangyari for this incoming SEM. Pakahaba po ng pila sa labas po ng school namin kasi tapos may cut-off po ng 100 lang per day. Ilang araw lang po yung palugit, mga 300 to 400 lang po yung maa-accommodate. Yung sabi po ng dalawang representative kahapon ng Board of Trustees, may pag-usap daw po sila sa St. Catherine School para kung papayag ang students, doon po kami lilipat. Ngayon po, ang problema, hindi po, wala po doon yung program ng iba. Ang dami po lumalabas na nag-i-email po yung student doon sa particular school. Tapos sinasabi po na baka umulit ng second year, ng third year, yung mga graduating tsaka ibang students kasi hindi po makikredit yung subjects. Hindi po natatapos yung paglaban ng mga student leaders para sa lahat ng estudyante. Patuloy po kaming gumagawa ng mga aksyon. Kahit lahat po kami parang pagod na po kami, na-burnout na po kami.